Yon, good evening guys. Good evening sa inyo lahat. Good evening sa inyo. Yan, so let's wait for others to come in. Ready na ba tayo? So let's wait for others. Hindi, wala pa. 10 seconds pa lang. So, 8, 7, 6, 5. Wala pa pala. 2, 1. Yon, may 1 viewers na. Viewer. Oh, okay. Hi guys, good evening. Good evening, Miss Reciel Recio, no? Nandiyan na si Miss Reciel Recio. Good evening sa inyo, no? Please do share, so we have 8 viewers na pumapasok na. So let's wait for let's wait for others to come in, no? Kasi kaka-live lang natin. And of course, please do share our Facebook live. And nandito si Master Bong BB, no, para if ever you have questions in mind about e-commerce, no, if you're planning pa lang to start an e-commerce business, especially sa local, no. And of course, if you have let's say if you are already starting, kumbaga meron ka ng e-commerce business, and if you want to scale it, if you want to grow it, of course, pwede kayong magtanong. Okay, so good evening. Nandiyan na sila, si Marlette, no? Hi sa iyo, Marlette. Good evening, Marlette. Yan. Sino pa? Si Mark. Yan, si Mark Earl Tabinas. Good evening. Yan. Nandiyan si Miss Malu Paolo, no? Yan, siya. Okay, thank you. Thank you. So yan, kung may questions lang kayo, we will flash, no? We will flash your questions here, just type it below sa comment section para mabasa namin and sasagutin namin sa makakaya namin. Okay? So, bro, ano ba? Konting ano muna? Before we, yan. So, nandiyan si Miss Kimberly Johnson. Si AJ, okay. Bro. Mr. AJ. Ayan. Ating ayan. Idol na ano, King Franchisor. So si Sir Marion Ralph, no? Kumusta? Ka-classic 'yan, sure. No, nung high school. Yan. Good evening, Sir Michael Salazar, no? So, konting tip muna, bro. Yan. Ano bang konting pwede mong ma-share? Si Serena nandiyan, no? Sir Martin nandiyan din. Okay? So, please do share this video para at least marami pa tayong matulungan, marami tayong makapagtanong din sila if this is a free mastermind. This is a free Q&A. Ask anything, no? So, kung sasagot, lalo na si Master Bong. May measure ka ba, Bro Bong? Bati naman? Oy, hi nga pala sa mga ano, sa mga nanonood. So, yan, we have 22 viewers. So, tanong lang kayo, no? So, while waiting question siguro, ano, oy, hi daw, Lord, Pat. Ay, hi, Pat and Celine. Mark, hello. So, puro hello. Wala nang mga tanong yata itong mga to, ah. Hindi, ano pa lang sila. Nag-hello lang sila. Okay, so ano lang. Type nyo rin siguro kung nasan kayo para mabati namin kayo, no? Habang nag-aabang tayo ng mga questions, no? So, si Sir Eddie nandiyan, no? Sir Bong, for the win. Ayos. Okay. Hey, sir. Hello, sir. Yan. So, share ka naman, bro. Ano bang mga... Yan. So, ano, kumusta ba mga stores nyo ngayon? Kumusta daw? Sa mga nag-e-com na, kamusta ba yung mga sales nyo ngayon, no? Maraming mga RTVs. Wala pa daw question si Chris, oh. Oo, yung bilang daw po mga questions niya. Yeah. Ay, so, kanina, nag-post nga pala si, ano, si... Oy, si Tagadabaw. Si Marlette, in-email ng Facebook. Grabe si Marlette. Lakas umano nito. Lakas mag-ads nito. So, si Micah, may question siya, bro. From Pat Bayona. Question niya. Pwede bang walk-in? Pwede mag-walk-in. Pero siguro we suggest mga yung ano na lang, yung hapon. Kasi medyo puno tayo sa umaga, no? So, we suggest if mag-walk-in kayo, hapon na lang din.
from Brenzuela. Hi, Jude, no? Hi, si Jude. Ayan. So, hi, Eddie, kamusta? Ayan. 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 So, may tanong dito, unang question natin, no? Ayan. Si Ben Anasa. Sir, posible ba sa Batangas area for e-commerce, hindi ba mahirap for delivery and returns? Ako na ba? Sige. Siguro for Batangas, madali lang naman. Same lang. So, for local e-commerce kasi magsa-stock naman talaga. So, kahit saan ka sa Philippines, so magsa-stock ka pa rin naman. For delivery, pwede mong i-dalhin, ano bang pwede? LBC. Pwedeng LBC. And then return, so same pa rin naman yun eh. If ano kasi, drop off. So, doon mo pa rin kukunin sa LBC. So, kahit saan kayo sa Philippines, kayang-kaya yung e-commerce. Oo. So, ano lang, ako kasi LBC ako before, no? Ano lang, dapat natatrack mo lang talaga. Yun lang yung tip ko kasi sakit talaga sa ulo yung mga RTS. Lalo na after nung Christmas season, di ba? Ngayon nagbabalikan yung mga RTS. Eh. So, yun lang. Track it talaga. So, si Sirenan, may tanong siya, bro. Ano, sir, yung klaseng scaling ngayong 2019? Ano ba yung mga... For scaling. Si Renan, one of my students din before. So, Lodi na rin yan eh. Nagtatanong pa yung scaling. Nagtatanong pa eh, oh. Puro few tips na lang no, for scaling. I think lahat rin naman ang tinuro ko before, like duplicate, horizontal, vertical scaling. So, same pa rin naman, ganun pa rin naman scaling na ginagamit namin. And lahat din naman ng mga mentors na kakilala ko. So, same pa rin. Wala namang mga may mga siguro combinations lang ng method. Pero yung pinaka-basic scaling, until 2019, so same pa rin naman yun. Sir Bong, Coach Laurent, winning item daw. Winning item? Oo. Dami, friend. Sagot na ng mentor ko. Kung alam ko lang, di mayaman na ako. Yan. So, Sir Martin, question. When do you start scaling? Ilan days dapat consistent sales and mga ilan? Sige. Siguro sa akin, consistent, basta 3 days consistent sales scale eh. Pero as few as 1-2 days, pag sobrang ganda ng data ko, scale na kagad ako. Ikaw ba, bro? Ako I do yung horizontal sa vertical. So, yun nga, nag-add ako ng budget. So, yun nga, for 3 days, binabantayan ko lang din. Kanyari, if I've spent 1,000 sa isang ad set, tapos yun nga, more than 3 ROAS, no? So, doon ako talagang kinikip ko siya yung ad set na yun. Then, I scale horizontally and vertically. Pinetest ko pareho kasi, ako based on my experience, kasi talagang wala naman exact formula eh, no? Kumbaga wala talagang, may sweet spot pa rin na tinatawag natin, bro, di ba? Na hindi mo malalaman kung ano yung mag-work para sa'yo. Okay? So, si Alec, may tanong siya. Same lang ba ang AM and PM session? So, sa mga nanonood, yung tanong niya po is, we have an event, no? On Saturday, e-commerce masterclass. E-commerce conference, no? On Saturday sa SMX Aura in partnership with SMX Academics and SMX Convention Center. So, since napuno agad yung morning session, which is 7:30 to 12 noon, 7:30 a.m. And then the next session, yung po yung may slots, 1:30 to 6 p.m. No? So, same lang naman yung content noon. So, if you plan, kung di pa kayo nakaka-register, so I think we have few slots left sa afternoon session. Yes. And yun, register na kayo sa link nito. Sa taas, I think may link dyan. Kasi tomorrow, it's a walk-in rate, so mas mahal yung rate dun. Okay? So, si Mark, may tanong siya, bro. Sige, so, question ni Mark, may nakita ako Bobo method sa Ecom Pinoy. Pwede ba yung mag-ads na walang interest targeting by age at location lang ba? Lalabas pa sa newsfeed nila ang ads ko if ever. So, hati-hatiin natin, no? Daming question. So, for those na hindi nakakaalam, so, mga bago sa e-commerce. So, Bobo method more of, term namin for ads na walang targeting. So, kaya siya Bobo, tinawag na Bobo method. Hindi ka na mag-iisip, pero run mo lang yung ads and then let Facebook do the job.
So yung ads na walang interest, so yun nga yung bobo method. So walang interest targeting, age at location pwede ring wala. So open 18 to 65 plus pwede rin. And yes, lalabas pa rin sa newsfeed ang yung ads kasi ano siya eh, wala kang ginalaw eh. So naka-automatic placement. So meaning newsfeed ng mobile, newsfeed ng website ng Facebook, may Instagram, meron ding yung mga other placements sa Facebook, mga right-hand column. So everything, all yung lahat ng pwedeng pagpuntahan ng ads mo, so pwede. Yun. So yun. Pwede, yes, pwede. Effective, depende yan sa item mo. So for example, no? Example, mga beauty product. So kung magbobo method ka diyan, malamang mahahati babae lalaki. So mag ano mo na lang, pakontain mo, gawin mong female lang na bobo method, parang ganun. So it depends sa item kung medyo mas kini-cater niya yung ano, yung general public. So okay yung bobo method. Like kitchen items, okay yung bobo method. Kasi more on general items talaga 'to, no? Mm. Okay. Si Marlette may question sa question po. May two pages para sa isang store. Ako na under penalty for 2 months na nakakonect sa business page ko. Kung gagawa po ako ng third page para sa same store, maapektuhan pa din po ba yung delivery? Yun yung pinag-uusapan din natin, bro, di ba? Yung page rating yata yung tinatawag. Oo, yan yung mga sinasabi ni na Steve Tan eh. Mga page rating. So, ayun, congrats ko rin pala muna si Marlette. Naka-receive ng ano, email from Facebook. So, ano yan, malakas mag-spend to. Naka-receive ng email eh. Sige. So, 2 pages under penalty. So, very common ngayon. Sobrang bilis gumalaw ng rating ng page mo sa Facebook. So, for those na mga hindi nakakaalam kung paano nyo makikita yung rating. So, yeah, may link lang yon. So, I have the link but I don't have it right now. So, pwede nyo i-check yung rating ng page nyo. Tama, Miss Marlette, no? Ito yung tinatanong mo, yung rating. Kung gagawa ka pa ba ng third page, kasi yung if mababa nga rating ng page mo, if too below, ma-affect na talaga yung ano, ma-affect na yung ads mo. So, yung reach mo, syempre, of course, mas mahal na yung CPM mo. So, suggestion ko, medyo konting iwas na lang sa paggamit ng naka-under penalty na page. Third page, maapektuhan. I'm not sure, medyo gray area pa for me. Sabi ng Facebook ad rep ko, may chance maapektuhan or yung nga sinasabi nila, maapektuhan. Pero if ano lang naman, under penalty, hindi pa siya, kumbaga hindi pa dine-delete ni Facebook yung page mo, I don't think merong super, ano eh, parang laking effect noon. So, I suggest, wag mo na lang gamitin. So, okay na yan. Gawa ka na lang rin siguro third page. Especially if hindi ka naman ganun ka pa-hardcore sa branding mo. So, if general store, walang problem. Gawa ka na lang rin ng ano, third page. Siguro yung dalawang page, gamitan mo na lang yung mga sayang. Kasi kung may chat, kung may bot ka kasi doon, may mga subscribers. So, siguro mga for broadcast mo na lang yan. Pero run ka ng ads dun sa as much as possible sa page na walang penalty. So, yun. If yun question mo, Miss Marlette, ha, pa ano na lang, pa-chat if mali pagkaka-intend ko. Yun. Question. Paano po mag-target, no? For Michael naman. Nasa Middle East pero taga Calabarzon area. Ano daw? Paano matatarget yung mga Pinoy na nasa Middle East pero nasa Calabarzon area? Wait, nag-pop na ba yung question? Or hindi ko makita eh. Ayan. Ayan. So, ang question niya bro, paano matatarget yung mga Pinoy na nasa Middle East pero taga Calabarzon area? Okay. So, yun, may ano tayo, no? May yung business manager naman natin, yung ads manager natin sa Facebook. Kaya naman matarget. So, location targeting lang yan. So, wala naman problema. Medyo direct forward. Pwede mong i-drop down yung pin or pwede mong i-type. Pwede mong piliin by region. So, maraming options or maraming choices on how to do that. So, yan. Medyo, ano lang siya. Medyo basic naman sa target. Yun.
Teka lang. Yan. So, next question. Anong po courier na ginagamit niyo, bro? Sabi ni Jude Soriano. Sige. Gumagalaw ba, bro, yung question? Kay Marlette pa rin tong tita yata sa screen. Ay, medyo delayed lang yung live kasi, bro. Okay, sige. So, sabi ni Jude, ako ang ginagamit ko. Ako, LBC ako before, but you have, kasi wala, for us, no, being in the e-commerce talaga for the past 4 months, no, 4 to 5 months, yung ginamit ko kasi one courier pa lang. And based on my, kasi nag-survey ako, nag-ask ako sa mga ibang local e-commerce din. Wala talagang ano eh, wala talagang perfect courier eh, no, bro? So, kumbaga sa saying, choose lesser evil na lang eh, di ba? So, before, LBC ako, but right now, I'm trying different courier in Japan nga. And hopefully, magamay ko na siya, mas ito yung maging talagang, kumbaga based on, kasi may mga metrics ako, I could compute for yung mga RTS, in the, successful delivery, depending on sa mga items ko, sa mga nabibenta ko. So yun, ginagawan ko ng metrics yun. So after nitong Ninja Ban, siguro after a month, I'll evaluate again. So para makita ko kung ano ba yung, kung ano mas better sa akin. Kasi yun talaga eh, lahat sila may mga pagkukulang, may mga ano talaga, walang perfect talaga na courier. Ikaw ba, bro, anong gamit mo? Sa akin, tatlo. So I still use LBC, CMO. Paminsan-minsan may Quad X, pero paminsan lang. And Ninja Van. So, yun yung major careers ko ngayon. From time to time, we try to use smaller, pero syempre, in terms of consistency, yung tatlo. Though, sabi mo nga bro, wala talagang ano eh, walang perfect na career. So, may strength si Ninja Van na parang weakness ni LBC, or strength ni CMO na strength din ni Ninja Van, or yon strength ni CMO, weakness naman ni Ninja Van. So, ano rin, iba-iba sila strength talaga. Oo nga eh. So, hindi natin, ano, so yun nga, kumbaga sa LBC ka, syempre, kumbaga sa experience natin, yung reach niya, talagang sila yung pioneer talaga. So, di ba, kumbaga, talagang nationwide, eh, kaya nilang i-reach, no? So, yung ano naman, yung, wala nga lang silang dashboard, no, sa mga nag-drop off. Pero yung Ninja Man naman, may drop off siya, you can track easily. Yun nga, as compared to LBC, syempre, mas wider yung reach talaga ni LBC. So, yun, you have to weigh, eh. You have to weigh talaga what will work for you. No? So, may question dito, bro. Hello, bro. Hello. Bong. Yes. May question dito, one of my friends din to, si Marion. What shipping company do you recommend going to US bukod sa DHL? Medyo pricey kasi si DHL, mga idol. So, pakalabas. Actually, DHL lang rin yung alam ko eh. Yung mga malalaking companies, parang DHL talaga gamit eh pagpapuntang US. So, not sure kung ano pang ibang available. So, not familiar kasi local lang talaga ako. So, yun. Mga friends ko, DHL. Ako rin eh. Baka merong nakakaalam sa comments kung sino yung ano pang ibang pwede. So, drop down. Share po ng high risk scaling na working po. High risk scaling daw, bro. Share po ng high risk scaling. Oo. Na working daw. Okay. So yan, isa rin sa mga naging students ko before. So hi Kim, yan, taga Davao to si Kim eh. High risk scaling na working. Ang high risk na scaling kasi ng working na alam ko, so parang times 10 budget. So siguro may time na nag-work yun. Pero yun, again, no, high risk siya. But if it's a really hot item and nag-ahabol kayo ng season, for example, merong item for Valentine's Day na need mo talagang kumbaga makakuha ka ng market share, so taasan mo bigla yung budget, and kung talagang ano, talagang mabibenta at mabibenta mo yun eh, kasi seasonal, and yun, scale mo kagad. So times 10 times 20 budget, medyo ginagawa siya sa US, but syempre US yun, mahal ads doon, and mataas yung consumer appetite. So not sure if working yun lagi dito sa Philippines. So, very special scenario, no? If
Yun na lang gusto mo. So, high risk, high reward, sabi nga nila. Yun. So, si Bell, hindi ba mas matagal kung provincial or same lang if yung normal courier compared sa Manila? Wala kasi, sir, available dito sa area kundi LBC and to go and DRS. Sino nagtanong? Ayan, si Bell. Sige, so si Bell. So, as my experience, I have few mentees na outside Metro Manila. So, ginagawa rin nila is drop-off. Not sure lang if LBC or yung CMO drop-off. I've asked them almost same time lang eh. So, same time lang naman yung papunta sa ano. Actually, minsan mas mabilis pa eh. Kasi direct LBC ka na. Unlike yung mga CMO namin, bale, dumadaan pa kasi sa CMO before nila ipasa sa LBC. So, may nagtatagal pa. Kasi pag pareho naming pinadala LBC-CMO, anong nangyayari? Mas mabilis talagang nadidispatch pag LBC eh. So, yun, yung question mo na mas matagal, depende pa rin. So, if LBC ka na naman diretso, so LBC to LBC, mabilis pa rin naman yan. Kasi CMO, di ba ginagamit nila LBC rin? Mm-mm. Yun. So sabi ni Bell, international or local kayo? Local tayo bro, di ba? Yes, local. Pero ako may international source din ako. Hindi lang ganun kalakas. Pero, hopefully mapalakas. Hirap international mo yan. Sobrang grabe dami ka ng ano, competitors. So, lahat kahit sino nag-international eh. Pag local, mahirap. Hindi nila mapapasok Philippines since cash on delivery yung 90%+ ng Filipinos. Hmm. So, sabi ni Mark, paka-explain paano po ba yung vertical at horizontal scaling. Yung vertical is you add, you add more budget, tama ba? Tama ba, di ba? You add more budget. Yes. And yung horizontal is you duplicate your ad set. So, basically, yes, ganun. Like other interest targeting. So, yes. Horizontal scaling. So, marami pa yan. Si Jen, ways to less and minimize po ng RTA. Ano yung RTA? Been using CMO. Baka return to ano advertiser, parang return to owner yan. Or RTS. Oo, kasi, RTO, RTS lang. May gumagamit na term RTA. So parang same lang yata to sa RTS. Tama ba, Jen? Not sure eh. Pero if yun yung tanong mo, so siguro, yun, confirm. Confirm if pag kung totoong tumawag ba yung ano, ay tumawag, totoong umorder ba through call. So ask mo, kasi syempre, hindi may iwasan hanggang ngayon, may mga nang bobogus orders pa rin. So recently lang, may umorder sa mga, parang sa isang store ko ng billion. So, eh, alam mo naman, hindi may iwasan yung mga iba ng loloko. So, yun, ano pa ito call, kung kaya ng ano mo, kung kaya ng time. So tawagan mo lahat ng umorder sa'yo. So, and then to confirm, so with that, sure call, bababa yung ano mo, yung RTS. So, or siguro try din different career. So, ano, kung depende ba sa'yo kung ano, kung gusto mo mag-try ng ibang career, baka mas maganda yung ano nila sa'yo, yung rate ng pag-deliver. So, yeah, so yun nga eh. You have to try, you have to check. And, kasi, ano eh, sa mga napagtatanong kung ano, iba-iba talaga eh. No? So, hindi mo masabi. So, you have to weigh lang what's working for you, kung ano talaga yung kumbaga lesser evil from these couriers, no? So talagang lahat sila may problema rin. Okay, so sabi ni Miss Bell, ano po yung scaling? So scaling po, ma'am, if you know na okay yung metrics based on your testing, no, ng mga ad sets mo, ng mga Facebook ads mo, then if you want to scale it, kumbaga talagang gusto mo nang na-test mo na working, winning item yon, winning ad set, no? So if you want to scale it, kumbaga papalakiin mo na, papadami mo na sana yung orders, kanyan. So that's scaling. Okay, si Attorney Roel, nandiyan pala, no? Salamat, Master Laran. Yan, si Attorney Roel. Nandiyan. See you on Saturday. So, atam ko, atan ka, no? Attorney, on Saturday sa SMX. Again, so mga hindi pa nakaka-register, we have few slots left on the afternoon session. So, sa umaga po, puno na po talaga yung morning session natin. So, buti na lang pumayag si SM na mag-open tayo ng afternoon session. Yeah. Okay, so masama namin kayo on Saturday, SMX Aura. Okay? SMX Convention. Question po, Coach Bong, bakit yung ads ko biglang not-approved pero nag-run na whole day, 12 midnight kasi nag-duplicate lang naman ako tapos lahat, not-approved na lahat.
So, lagi nangyayari yan, bro. So, bro Joey, meron nga ako 8 months na yung ads ko, biglang not approved eh. So, mga random checks ni Facebook yon since mga rami silang bagong hires. Manual audit. Nangyayari po madalas yung mga ganyan, for example, 12 midnight nag-duplicate ka. Nangyayari niyan na ano, naging manual approve yung isang random ads mo, and then siguro may nakita silang nakalusot before dun sa automatic checking ng ano, mga ng machines nila, ng AI nila, and then ano, minanual check, hindi na pumasa sa kanila. So damay-damay na since malamang parehong post ID yan. Yun yung reason kung bakit ano, bakit na disapprove. Pero if ever tiwala ka naman, i-ano mo lang sa kanila, tawag dito, make sure lang na first you comply with the policy of Facebook, and then if sure ka, may button naman dyan eh, kung pag na-disapprove, i-appeal mo lang sa kanila and then magre-reply sila sa'yo. Pero yan, pag final na, wala ka na rin namang maggagawa eh. Sa Facebook pa rin talaga ang masusunod. Si Mark Earl, regarding po sa e-com site creation, ano po ba mas maganda, Shopify or WooCommerce? Ikaw bro, sa'yo ba? Ako, na-try ko na, no, yung mga 2015 ko na e-commerce, no, when I started selling online, yung likot.com, no, tsaka yung isuot.ph, no? So these are my t-shirt sites. So that before, t-shirt kasi yan, WooCommerce talaga. So kasi we need more modification, programming on the back end of the website. Pero ngayon, yung store ko, yung ito, ginagamit ko ngayon for e-commerce, is puro Shopify na. So I think, kung talagang, kung ano yung gamay para sa'yo, but majority talaga, Shopify naman, bro, di ba? So kasi wala masyadong programming, just set. Kasi ang ano yan, ang labanan ngayon is the execution eh. So if you want faster execution, if you want to set it up in less than 10 minutes your store, Shopify is the right tool for you. It's the right platform for you, di ba? So yun. Hey Jez, hello Jez. So, sabi ni Mo Bato, how to share pixel? May plan po ba magkaroon ng e-com conference dito sa Mindanao? Thank you. Yun. How daw to share pixel, bro? How to share pixel? Ano lang, depende kung saan mo ba i-share. Sa new ad account or na same business manager or different business manager. So ano mo lang yan, meron lang option if I'm not mistaken dun sa... Nasa business settings, and then I forgot ano yung kiniklik eh. Nasa left side, may kiniklik ka doon. Pixel, and then kunin mo lang yung account number or business manager number ng pag-share-sharean mo. So, ganun lang siya. Basta make sure na your pixel, kasi before bro, I have an experience na yung pixel kasi is coming from a personal account. So, hindi siya sa business manager. So, hindi mo siya masishare if it's coming from your personal ad account. So, dapat yung pixel na to is coming from a business manager account. No? Mm-hmm. So, yun yung sa akin, experience ko in sharing. So, punta ka lang dun sa business manager settings mo, tapos punta ka dun sa pixel, tapos you can share it dun sa mga, pwede mo i-share na yung pixel mo. Okay? So, thank you daw, sabi ni Marlette, very well explained. Tapos sabi niya, may tanong pala si Mo ba to, sorry, yung magkakaroon ba ng e-com conference sa Mindanao? Oh, we're planning, no? Actually, we are coordinating with some of our friends from Davao na baka dali namin. And bro, di ba, Cebu natin, medyo ano na, 80% na, no? So yes, if you're from Cebu, for those na mga ano, na taga Cebu, no? So hopefully magkita-kita tayo dyan. Oo, I think it's gonna be on the last week of April or first week of May, no? Hmm. That's the Econ Conference Cebu naman. So, kasi nga, because of request din ng mga friends natin from Cebu na gustong matuto ng e-commerce. So, pupunta kami dyan. Okay? So, yan. Idol, lakas talaga ni Bro Bong BB, sabi ni Paul. Dahil sa'yo, bro, lumakas talaga ni e-com. Yun. Si Paul, owner of Econ Cash Sneaker Lounge. So, visit nyo guys, pagpapalinis kayo ng sneakers. Yan. May free. Okay, bahabol po ako sa morning.
Sige sir, punta lang kayo. I hope we could accommodate you, no? Kasi may baka naman may mga hindi pumunta ng morning, so. Sige po, try mo rin po pumunta ng morning. Okay? So on Saturday 'yan. So SMX Ora po, ah, hindi po sa SMX Mola. So SMX Ora BGC. So Martin, what is your strategy on killing ad sets? If low budget like 100 a day, do you finish 7 days before you assess? Pag high budget ba, binabantayan nyo like 4 to 5 hours, then kill kung masama na yung metrics? So, binabasa ko pa. Haba nitong tanong ni Bro Martin. So, killing ad sets, yan. So, nasabi mo na nga, so low budget, medyo mas matagal mong aantayin. So, pero 100 pesos, depende eh. Ano ba tong 100 pesos na to? Purchase, so I'm assuming purchase yung campaign na to. 100 pesos, sige, pwede mo tapusin 7 days. Total, medyo maliit lang naman budget mo. Tapos pag high budget, binabantayan nyo like every 4 to 5 hours, then kill kung masama. So, ako hindi ko na ugaling magbantay ng 4 to 5 hours. But I have some friends who are doing good in e-commerce na binabantayan every 4 to 5 hours. No? So, yun yung medyo mga ano na aggressive scaling na if mataas talaga yung for that day, maganda yung metrics ng ads mo, then scale. So, add budget or duplicate. So, scale. And then, if pangit na, so it's either you kill or you step back a little budget. So, yun. Both ways, gagana yan. So, depend. Gusto mag-check. Hello. Kasi ako, hindi na lang. So, yan. Yun. So, yun. Bali, yun. Pwede naman pag maliit budget, no? Pwede niya hintayin yung 7 days. So, sabi ni Miss Bell, sabi ni Paul muna, idol bong baby. So, sabi ni Bell naman, sir, super beginner friendly naman yung sat nyo. Yes po, no? Super friendly beginner po talaga to. It's more of a para introduction. The same time, if you're starting, nag-start ka na, makakatulong din naman to. So, kasi may mga updates din and case studies na isi-share kami, no? Para sa inyo on Saturday. Okay? So, wag po kayong matakot if you're a beginner. Actually, ito nga yun eh. Kaya nga, kasi marami nagtatanong ano ba yung e-commerce, no? And nakakalungkot nga kasi nga wala pa rin masyado, di ba, nagtuturo ng e-commerce sa Philippines, no? Kung meron man, networking madalas, no? So, yan. So, wag po kayong mag-alala. Hindi po kami mag-offer ng MLM doon sa Saturday. Okay? So, si Brian, no? So, usually, magkano budget niya sa CBO if nagamit kayo for 3 to 5 ad sets working? CBO, so campaign budget optimization. So, starting September, no? Rollout yes. Na ni Facebook na lahat dapat CBO. Kasi ngayon, majority pa rin ad set budget optimization tayo. So, ako, honestly, I don't use CBO extensively due to the fact na maraming orders through chat which hindi talaga nakaka-capture ng ni Facebook. So if unlike yung international stores ko na lahat almost lahat nakaka-capture eh sa for local ang daming chat orders hindi nakaka-capture ng ni Facebook since chat orders nga. So ngayon if CBO siya parang tinitsine-check lang kasi ni Facebook na yung metrics lang nung mismong nung mismong ad set and then hati-hatiin niya yung campaign budget, which is, yun nga, nandun yung problem natin ngayon. So, pero just to answer your question, so times 3 to 5 mo lang rin siguro yung ad set budget mo if magsi-CBO ka. Then, let Facebook do the optimization. But again, I suggest if you're on local, so aralin mo si CBO, pero at the same time, dahan-dahan lang sa paggamit. Kasi ako, September na, we have no choice na, no? So, kailangan na natin. Kaya ako, I have some campaigns, bro, na tinatry ko na yung CBO. Pero medyo takot pa rin ako, medyo, kumbaga na ano pa rin ako na itry yung CBO. Eh. Yun. Bro, bang tingin ka daw sa camera? Ay. Tingin ka minsan. Sino nagsabi? Wala ako lang, bro. Yan. So, how much yung normal ad spend sa international dropship before mag-work yung Pixel? So, ikaw bro, may experience ka ba sa international?
Sorry, any question, Alet? How much ang normal ad spent na international dropship before mag-workout yung pixel? Before mag-workout, I'm not sure if I understand your question correctly, no? So, ako, I test $5, then tama. Bro, tas minsan really? 10, 15. Yung sa ano ba? Dito, di ba, to optimize yung pixel mo, I think, ano ba, 50 purchases ba yun? Tama ba? 50 purchase for, ano, parang to, not to optimize the pixel, but to optimize the ad set. Kasi ad set yung level of optimization natin eh. But if yun, pixel, kasi pixel yung, ano eh, pixel yung question. So, not sure what's the right answer for that kasi, ano, yun, again, international, mag-optimize at mag-optimize naman yan eh, basta enough yung budget mo. So, but ako personally, optimization, more of CPP pa rin kasi ano nga kung optimized yung ano mo, yung mga ad sets if super taas pa rin naman ang CPP kasi optimized ad set meaning ano na siya, yung consistent na yung ad set mo. But if your CPP is around 1,000 pesos, kahit gaano ka-optimized ba yan, meaning consistent 1,000 pesos na yung gagastusin niya for a CPP, so wala rin kwenta. So optimization for me, yes, important, but hindi na siya ganun ka laking factor sa akin when in terms of scaling, killing the ad sets. So yeah. Yun, so si Miss Hani naman, do you encounter late deliveries for Mindanao and other provincial orders with LBC? Ako, yun nga, previously, yun nga, I ship around 100 to 200, minsan 300 parcels, no? Sa, before, when I use LBC. So talagang ano, may mga delay, may mga delays talaga, especially for hard to reach areas, no? Minsan talaga hindi nila na-reach yung destination, especially sa mga out of delivery zone, no? So usually for pickup na yung mga yan. So yun, may mga ganong instances, no? Or minsan naman may mga na-encounter ako na mga hindi na di-deliver kasi kulang sa manpower, no? Or minsan may mga problema sa airlines, no? Sa mga, so yun, maraming factors, no? Usually naman na matatrack natin yun. Yan. So, sabi ni Mark, isot.com, kasama ba si Glenn doon sa local POD, sir? Yes, before, kasama ko si Glenn, no? Partner ko si Glenn sa isot.com. So, it's like a local print-on-demand business before. So, but unfortunately, no, nag-close na namin siya. Sad. Yan. Hi, Nathan! Wala ka pala sa POD, bro, eh. Ha? Nauna ka pala sa POD. Oh, before kasi eh nga I'm kumbaga nasa affiliate marketing talaga ako, nasa digital business din ako. So yun, na alam ko na yung mga Teespring, 'di ba? Yung mga ganun. So ginaya ko siya dito sa Pilipinas. Nag-program kami from ground up. But unfortunately, yun nga, because of some maraming factors, we decided to close it down. So, hello po question. We get 1 to 3 orders every other day in 2 ad set, 150 and 300 pesos budget. Paano kaya gagawin consistent and more yung sales? Siguro a proper scaling method. So, again, masyadong details eh. Ako, honestly, hindi ko alam kung paano ano dyan. Kasi gagawin mo more consistent, so dapat tama scaling method mo kung gusto mo mas gawing consistent yung sales. So katulad nga sa sinabi ko kanina, if you want consistent sales, make sure na at least 50 ano ka, 50 conversions a week for kung ano man yung budget mong ano ino-optimize for of sales, dapat naka at least 50 ano ka, 50 sales para maging consistent yung ano mo, yung sales. Yan, proper scaling methods lang and pagbasa ng metrics, yun lang siguro magsasuggest. Mm-hmm. So yun, actually, hindi natin talaga ano eh. Ako bro, yung experience naman, hindi mo talaga masasabi na consistent. No? Depende talaga eh. Kasi kahit naman si Facebook, kumbaga kahit na matalino yung pixel mo, hindi nyo pa rin naman alam na sure
nabibili, depende pa rin kasi yan dun sa makikita ng ads mo, eh, no? So, yun lang, may mga times talaga na hindi, kumbaga, you have, magkaroon ka lang ng system on how you scale things, kung ano yung metrics mo. And then, doon ka lang, mag-stick ka lang doon. So, for me, consistent and more yung sales, may guarantee ba, bro? Meron naman, basta, ano lang talaga, consistent yung, kumbaga, mayroon kang metrics. For e-commerce, consistency talaga yung mahalaga. Consistency sa pag-product research, pag-launch ng ad, yes. Pagbasa yes. ng metrics, pag-scale. So, it's all about consistency, guys. Kumbaga, nagiging ano kasi tayo. Dapat, yun yan, medyo, kumbaga, depende sa binabato na data, dun lang tayo nagre-react talaga. Kasi, at the end of the day, depende pa rin yan sa tao, depende pa rin sa audience na makakita. Tama ba? Depende rin sa ads mo. Ganun. Maraming factors talaga. So, si Bell. Sabi ni Mark, may nabang lalagay yung Pixel. Yes, yung Pixel, yung ano, Pixel ID. Pag Shopify, ipipaste mo lang yun dun sa settings. Okay? So, sabi naman ni Bell, kung beginner ka, anong first mo dapat gawing? Inventory muna or recommended supplier po na sa Philippines sa Alibaba Express. Attend kayo ma'am sana sa ano Saturday para masagot namin, no? Pero mas maraming ano, if you're a beginner, may mas importanteng mga question rather than those things if you're really into e-commerce. But marami pa po. So we cannot explain that further kasi medyo mahabang discussion yung tanong niyo po. Pag nag-click ka ba ng Pixel, bro, madi-delete mo ba? Sabi ni Ralph. Madi-delete yung Pixel? Alam ko, for business manager, alam ko hindi pwedeng i-delete. I'm not sure. Pero alam ko, naka-fix na siya sa business manager mo. But you can create until... Not sure. Tapos per Facebook account, pwedeng dalawang business manager, so a total of 20 pixels yung pwede mong ma-create. Hindi siya ad account. Sa business manager level yung pixel. Tapos i-share mo lang siya sa ad account. Oh, okay. So sabi naman ni Mark sa Davao, yun po, baka mga May or June, nasa Davao po kami. Okay, so Econ Conference Davao naman. So sabi ni Sir Chris Monquilon, sayang walang kape. Sa Sabado, sir, free flowing yung coffee natin. Tapos may free merienda, no? Tama ba, bro? Oy, tama. So, oy, si Bro Chris Mon pala yung nagtanong yan. Ako, bro, no. Susulitin mo yung kape doon. Only coffee yun. So, tapos may merienda rin. Sige, gusto ko lang rin magpasalamat sa partner natin, no, SMX Academics for giving us yung mga coffee and food. So thank you so much. Sino ba yung mga ano, bro? Sino ba yung mga sponsors din natin for sige, social media lang na to, mga sponsors natin, Payo Asia, QuadX, Ninja Van, and siguro welcome ko na rin ang bago sa larangan ng delivery, si Quick Fox, no, si Bro Carlo. So ayun. Tsaka yung food natin, ano ba yan? so and also yung caterer pala. Yung catering natin, so, yung free merienda tayo. Oo. So, I forgot the name of our caterer. Si, yeah, so, may tanong dito si Alan. Coach Lauren, honestly, magkano ba ang budget or capital or startup sa e-commerce? I know, malaki budget mo kasi you're the top affiliate sa lahat ng sinasalihan. Hindi naman, boss. Kaya, lodi kita. Pero if ever mag-start ka pa lang sa mga, if wala experience, how much po ang capital? Bro, bong. So si Artemis Express, yung caterer on Saturday. So, pamagalit si Artemis. So, thank you for the sponsorship ng, ano, sa mga sponsors. So, thank you very much. So you've been a big help on this industry, no? So sorry, anyone for question ni ano ni capital daw, bro. Capital, so
in terms of capital siguro, maraming ano eh, marami kasing breakdown yung capital for me eh. So siguro ako yung initially kung babalik ako, ang priority ko is yun, first learning siguro. So yun yung mag-set aside ako ng capital for learning. And kasi pag learning ka, yung ano ng iba, yung iniisip ng iba na pag nag-capital ka sa learning, na sayang, dapat in-ads mo na lang, in-inventory mo na lang. Pero ako, yung natipid ko siguro sa pag-a-ads, thankful ako na pumunta muna ako sa trainings before ako nagbuhos ng capital or nagbomba ng inventory. So, yun. Siguro breakdown ko na lang. So, capital for learning, capital for initial ads, initial products mo. So, enough na siguro mga 100,000. So, safe ako. For me, medyo safe na yun yung 100,000. May na-set aside ka na for learning. So, mga few trainings na medyo affordable for you. Initial inventory mo, Facebook ads. Tapos, after kasi nun, babalik naman sa'yo kagad eh. Yung tawag nga namin sa e-commerce, medyo yung cash flow mo dito medyo mabilis kasi as early as 14 days nakabalik na sa yung pera mo eh. So you just need to set aside a certain amount na willing kang i-invest, and then after 14 days babalik na sa ito. Pag tama yung ginagawa mo, pag natuto ka ng tama, nag-training ka ng tama, alam mo gagawin ng proper sa website mo, Facebook ads, product research, tama yung nabili mong product, dire-diretso tong e-commerce. So capital, safe na 100,000. Kung 50,000, siguro kaya kung perfect lahat ng ginawa mo, kung tama. Pero yun, may mga ano tayo, may mga naging students din ako before, 25,000. And ano naman, after dung training nila, so okay naman. Kasi yun, medyo tama na yung ginagawa nila. So, pero suggestion ko pa rin, ikaw ba bro? Magkano ba yung... Oo, ako when I start, actually nung start ako, ano, nagbigay lang ako, yun nga, nag-invest muna ako sa learnings, no? Nag-attend ako, actually I was a student, no, of Bong, no? So, and to be honest sa inyo, marami ako inatinan, iba sobrang ang gugulo ng seminar nila, iba parang wala namang content, no? Yung iba sobrang dami namin, di na ako natuto. So, yung talagang nagturo sa akin when I attended Bong seminar last October 27 mga ganun last week. So I started November. So talagang nag-invest muna ako sa sarili ko. I enrolled in his program, in his seminar. Tapos yun, nag-apply na ako paunti-unti lang, no? So I always say this, no, in any business, you start small and dream big, no? So siyempre, start small ka muna kasi inaaral mo pa, madadapa ka, magkakamali ka. So, yun muna ginawa ko. So, I started with one product, and then siguro ang capital niyan, no? So, kung supplier mo nasa locally or kung kahit naman sa Alibaba pa yan, eh, kung isang product lang yan, maliit lang talaga yung capital niyan, no? So, yes. For me, started kahit 20,000 lang, no? But again, if you're attending on Saturday, we have a guest speaker, no? Na mag-share, no? No, talaga ito walang-wala talaga, no? Walang-wala, pero mag-share siya kung paano siya nakapag-start, no, ng e-commerce business. And today, sobrang 6-digit, 7-digit na yata yung amount na kinikita niya. So, gonna share on Saturday. But for me, that's my experience, no? So, nag-allocate talaga ako. Kasi in every business, you have to risk, eh. Hindi ka pwede mag-gain, wala kang taya. Wala namang ganun sa buhay, no? So you have to risk into something. Again, what I did is I invested first on myself, because again, for me, the best investment is yourself, no? Kahit malugi ka yung pera mo, madali lang yan, no? Basta meron kang kaalaman, no? And I always, may nagkwento sa akin, yung mentor ko, Bro Bong, no? Sabi ko nga, sa'yo, tanong kita, Bro Bong, if ever, no, kami ni Henry C, no, compare mo si late Henry C, kunyari buhay pa siya, no, kung wala siyang pera, tapos kung ako may 100 million, kanino ka makikipag-partner, bro? Tanong kita. Si Henry C. Sino? Si Henry C, di ba? Oo, kasi kahit wala siyang pera, no, kahit may utang pa yan, no, eh alam mo naman na marerecover niya yun because of his learnings, because of his experiences. That's very important. No? So yun, investing in learnings, start small. Pag nagamay mo na, madali na kasi mag-scale eh.
but I mean your business, no? If you have a system na kanyak may sarili ka ng develop na system. So yun, actually yun yung mga i-share din namin on Saturday on ano yung mga experience namin from when I started with kamila nung asawa ko, tapos ngayon I have 10 employees and more, no? So bro, 'di ba may system talaga yun yung i-share namin on Saturday. So yun, ano lang, maliit lang na capital, no? Compared pa rin if you're starting a traditional business na like yung mga franchising, 'di ba? Yung ano pa lang, magkano na agad yung franchise fee, di ba? If yung mga show may franchise na ganyan, medyo mataas din yun, di ba? Pag mag-grab business ka, no? And yun nga, sabi ni Brobong, ito, mabilis naman yung cash flow, mapapaikot mo agad. So yun yung mga tips siguro na masishare namin on Saturday din. Kasi very crucial yan eh. This is a real business, no? Na kala nung iba, laki na nung sales mo, pero pagdating sa bank account mo, depleted. Wala ka palang cash flow. So again, in any business, cash flow is king. So that's very important. No? And as a financial planner, as a certified public accountant nga, gusto ko rin i-share sa inyo yan, kung ano yung mga na-experience ko as e-commerce to when I started last November. Okay? So sabi ni Jake, Brobong, Bro Laurent, paki-shoutout sa advanced info seminar natin. Ayun, sa Cebu nga pala, last week of April, no, after Holy Week or first week of March, no. So I will be in Cebu. Okay? So yan, automatic pa nag-update ang CA and LAA, or do you need to create a new one if you use it later on? I think may tanong siya, bro. Okay, so for custom audience, depende sa custom audience mo yan. If uploaded mo, so malamang static yan. But yung look-alike audience natin, so kung for example naman, custom audience mo is based on, for example, 60-day purchase, ano yun, dynamic yun, moving yun 60 days. So if today is March 7, so siguro mga around January 7 or January 8 yung 60 days na covered. So for tomorrow, mag-a-add ng one day yun dun sa last day na pinagkunan. For look-alike audience naman, it's ano, yan, hello, sorry na wala, no? Yan. Yun. Sorry na wala, sorry. So, ako ba nawala? So, especially Martin, automatic ba nag-update yung CA in LA? Do you need to create a new one if you use it later on? Bro, nandiyan ka na, bro? So, yung in-explain ko nga for CA, depending on the CA, may mga static siya, like if uploaded, pero if mga 60 days, 30 days purchase, ganun, dynamic yon, gumagalaw. For look-alike audience, we call it semi-dynamic. Ang refresh rate niya nasa 3 to 7 days. Nasa ano to, Facebook blueprint. So if you want to know more yung mga technicalities ng ganito, so meron namang ano si Facebook, may database naman siya. Okay, so si Chris, sige, medyo busy na natin yung mga questions. Ang dami pang questions, no? Uh-huh. And oh, so I hope, yun nga, just to ano lang din, no? I hope makasama namin kayo on
Saturday, no? So, SMX, the first ever e-com conference in Manila. So, again, ano ba yung motibo natin, bro, kung bakit natin i-conduct tong first ever e-com conference, no? Para ma-share lang natin ano po yung advocacy natin, ano ba yung objective natin. Siguro yun nga, no? Kaya rin kami nag-partner ni Lauren kasi yun, with, of course, no? So, advocacy talaga ni Lauren is to uplift the lives of millions of Filipinos. Especially ang daming programs in Lawrence like Ascending Life, no? So teaching personal finances. So natuwa ako din sa ginagawa ni Lauren, and we've come up with this partnership with this as a help na rin to our fellow Filipinos na magturo ng e-commerce. E-commerce, so buy and sell online lang siya, yun naman yung e-commerce eh. But there are good ways or there are better ways on how to execute it, and yun yung gusto naming ma-share sa ano sa mga sa lahat ng pupunta, no? So ano ba yung updates ng e-commerce para sa inyo ba to? So that's so ano, yun yung parang naging foundation ng e-com conference Manila. So if you want to register e-com conference, yan that ano anong site natin, e-commerce .ph, no? So nasa link lang nito, click niyo lang, and I hope makasama namin kayo. And kami, nga, sabi ko nga as a financial blogger, financial planner, no? So yung may financial planning ako, so I've heard many explore this from our fellow kababayan OFWs, no? Through my blog, yung pinoyfinancialplanning.com, no? Ang dami kong nagtinuturuan ko sila mag-invest sa stock market, sa mutual fund. Pero yun pa rin, eh, kulang talaga yung income, bro, eh. That's why one of my advocacies is to help them increase their income para makawin na rin sila, mga kababay nating OFW. At the same time, no, talagang magkaroon talaga ng excess din na para makapag-invest tayo, no, sa stock market, and syempre, para makatulong din. Okay? So, sabi ni Chris, bro, posible ba na hindi CDO? Pag pwede, ano po ang gamitin? COD pala, CDO. Yes, possible naman na hindi COD. Depende, no, kasi COD parang dalawa yan eh. Isang payment method and isang delivery method. So, if in terms of payment method, pwede ka naman tumanggap ng credit card or bank deposit, so wala namang problema. For ano naman, if yun nga, ayaw mong COD, so pwedeng, ano ba, meetups. Pwedeng meetup siguro, e-commerce. Or yun, padala mo lang through LBC na hindi COD. Oo, marami namang ways din kung ano yung mag-work sa'yo. But right now, because majority talaga ng mga Pilipino is, di ba, majority 80 to 90% like CDO talaga. CDO. CEOD. CDO. CDO. Due to wala rin credit cards, majority ng Filipino. So hopefully, in the future, because yun, according to study, majority pa rin ng mga Pilipino are unbanked, no? Wala pa rin mga banko, walang access sa mga financial institutions. That's why wala pa rin, majority pa rin walang credit card. So, sabi, bro, quick question lang, daanan na natin itong mga questions. Sagutin mo lang. Bro, last three questions tayo. Four tayo. Magkano po profit margin nyo sa product, mga Lodi? Sabi ni Roland. Okay. Ako siguro depende, pero ang general rule ko, at least siguro ₱1,000 product margin, kasi may ads ka pa, may overhead expenses ka, mga tauhan, may mga RTS pa to eh, so you have ano pa, shipping fees, yun lahat. So taasan mo na profit margin mo. General rule ko, if 500 mga times 3 or plus 1,000, same lang yan, 1,500, so 1,000 good profit margin na yan. Si Jeff Quinn, ano pong tips niyo for product research? Okay, product research, so marami yan, no? Few rin yan sa mga i-discuss natin. So, tingin ka lang sa Facebook mo siguro, yung number one. Kita mo naman ano yung mga binibenta. Kung binibenta sa Facebook, and ano, maraming likes yan. Kung maganda feedback ng mga tao, so malamang maganda yan. Maganda. So that's one of the product research. So there are other better product research techniques, no? So yun, ano pa ba? Mga international websites, check their ano, what they are selling, and then kung kaya mong magkaroon ng source, papuntahin dito sa Philippines yung product. So okay yun. Okay, so sige, daanan na natin iba.
So sabi ni Bel, registered na po. Hopefully, ma-discuss lahat sa SAT. More on talaga to. Hopefully, magbigyan namin, ma-justify namin yung 4 to 5 hours na conference natin on Saturday. And yeah, marami naman kami share. We will have a Q&A portion then if you have more questions. And sabi ni Ferdinand, may kasama bang affiliate marketing? Hindi po. More on e-commerce po itong pag-uusapan natin on Saturday. Sa mga personal care, sabi ni Martin, health products like supplements, glutha, medicines, and bawal mga yon sa FB. I think it's more of medyo mahigpit ngayon si Facebook dyan, no? So lalo na kahit na may FDA pa yan, medyo mahigpit siya sa mga supplements and mga health beauty products, no? So be careful lang sa mga, if you're gonna do, siguro for me, I suggest invest more on engagement and more on organic contents, no? Kung maga talagang value para magkaroon ka ng mga organic traffic for those products. Yan. Sabi ni Alexi, long time no see Coach Loren. Oh, sana. Oo nga, tagal ko lang din, ngayon lang ulit ako nakapag-live, bro. Eh. So, good evening, Alexi. Share your live on your Facebook. Yeah, thank you so much. Again, sa mga nanonood ngayon, please do share this live video para at least matuto sila, no, if they want extra income din, kung narinig niya about e-commerce, this booming industry in the Philippines, kung gusto nilang makasama, matutunan, no? So, again, share nyo lang tong Facebook Live na to. Masaya na kami doon, no? Share nyo lang Facebook Live. And hopefully, makasama namin kayo sa Saturday. Sabi ni Mark, do you use agency ba, bro, to outsource your Facebook ads? Hindi. So, I have a team na nag-run ng Facebook ads ko. So yun, kasi kaya mo naman yun actually. Actually, pag medyo okay ka na sa e-com, bro, di ba? Ikaw pa yung pwedeng tumanggap ng mga work eh, kasi talagang matutunan mo yung Facebook ads. Very important. Okay? So, yun. Siguro last two na lang to, bro. Sagutin na natin. Posible ba ang interest targeting, for example, dalawang niche or cross-niche ba ang term? Yes, of course, pwede. So that's one of the strategies, no, for running Facebook ads. So, sir, beginner po ba? Ano po ba general store and niche store? Ano po bang pros and cons ng dalawa? Actually, nasa discussion ko yan ng Saturday, di ba? Ano may mga pros and cons ng general or niche store. So, hopefully, makasama ka, bro, on Saturday para... pero just to answer that briefly, no? We advise usually, bro, general store talaga start, diba? Of course, general store talaga. Okay, so sabi ni Malu, our last question, ask ko lang po, saan kayo kumahanap ng direct supplier for the items you sell? Yan. So the, direct supplier, so marami naman, no, so China, so Lazada, Shopee, so yun, marami namang ano dyan, maraming suppliers. Pwedeng local, pwedeng international suppliers. Meron ako sa mga Alibaba, may naging close na ako doon. So pag may mga kailangan ako, siya na yung kinukontak ko from China. Okay? So yun, yun, thank you guys, no. Thank you ulit. Thanks sa inyo sa mga nanood ngayon, and bro Bong, invite mo sila, last words this. Yan, so harap na sa camera. So guys, no, hopefully we see you on Saturday. So from 7:30 a.m. to 12 noon and 1:30 p.m. to 6 p.m. for the p.m. session. Ecom Conference Manila 2019 in partnership with SMX Academics, SMX Convention Center, Aura, with many sponsors. So sinabi na namin yung sponsors namin. So thank you so much. Hopefully we can see you there. Ayun, so it will be a day full of learnings, updates on everything, no, from ads to Shopify stores, ano bang mga okay na ngayon, products to sell, and network na rin, no? So network with people. So yung katabi niyo doon, siguro that's the next ano na, Henry C. in the making. So, no, Henry C. ng e-commerce, maybe yung katabi niya doon. So, it's good to network na din, no? So, with like-minded people na papasok sa industry ng e-commerce. So, yun. So, see you there.
See you. Oh. Thank you. No? So sabi ni Mark, may replay po ba? If you avail of the digital record, actually yung digital recording, if you avail, may ano yun, ma-access niyo yun anytime. It will be sent to you 3 to 5 days after the event on March 9. Yes. So papadala namin yung recording. So, kasi marami request nga sa ating Brobong, no, na mga OFWs outside Metro Manila. So, meron din tayo nun. Just go to the site link. So, yeah. So, Adera, hello. Yeah. Hi, Adera. Yeah. Yun. So, thank you, guys. Thank you for attending our quick Q&A mastermind session here. Salamat. Maraming salamat. So, I hope pakita namin kayo. Time. Marami pa tayong ganito, Laurent, no, to share na rin our learning. So yun guys, so see you on Saturday. See you on Saturday and please do like our page, no? Kung saan chine-share tong video na to, please do like our page. Pag if ever na may Facebook Live Mastermind ulit tayo, ma-notify kayo. Thank you guys. See you on Saturday. God bless. God bless. Thank you. Bye.